Hi guys, hello, welcome ulit sa isa na namang video from the newest patch mula sa CABAL. And today, we will be handling Radiant Hall or RH kung saan isa na namang mission dungeon ang inad nila. Normally, meron ding secret quest to, yung 7 mage quest, isang chest din yon. Na kung sakaling may mithril na, dapat dito lumalabas yung Deposit of Guardian na mithril. Or nung kung naabutan niyo yung dating CABAL, plus 8, EOF plus 8. So, doon madalas nagda-drop yung item na yon. And, right now, nasa isang party ako. Courtesy ng 4 Cantos Guild ulit. At, yun nga. Pag-run kami ng isa for this video, we will guide you through dun sa quest. Medyo 2-hour dungeon ulit itong Radiant Hall. At for now, wala kaming wizard. FB lang. So, bear with us kung matatagalan. Pero siguro naman, kaya ng damage namin sa loob. Okay, so we will start right now. Tingnan natin kung ready na ang lahat. Tingnan natin sila, ready na ba kayo? Para makapasok na tayo sa dungeon at magsimula na tayo sa ano. Okay, let's go. May sumagot na ng Let's G. So, ang ating entry, yung pula. Apocalypse of Other Dimension. Ito kasi IC to, which is the Illusive Castle, Illusion Castle, Underworld. Ito yung RH Radiant Hall. So, mag-warp na. At ito yung entrance sa may lakeside. Madalas nandito yan. Yan. Doon din, so entrance din siya ng ano. So, meron ako entry. So, hindi ako gagamit ng gems, although meron akong gems ngayon. And we're entering the dungeon now. Sorry, 3 hours pala siya. Hindi siya 2-hour dungeon. So, first up, alam na this. Buff and then kill the Minotaurus. May isang Minotaurus dyan na isa lang ang papatayin mo, pero magbubukas na agad yung ano, yung pinto. Papasok na yata lahat ng mga kagild ko. And tasa natin yung brightness ng cellphone ko para kitang-kita nyo ang buong pangyayari. Kasi medyo, yeah. So next is, once na mapatay yun, unang door, patayin. Sunod, meron dong, wala kasi lalabas yun, no? So, itong bookshelf na to, then lalabas na naman yung mga kineme. Pero alam ko pwede mo nang ituloy ito eh. Ayan. Dun, after the bookshelf, yung study. And then, after mong makuha yun, tama, dun na sa kabila. Kaya mo sila mag-kill dun. Tayo yung questor eh. So, tayo na mag-quest sa sealed door. Ayan, sumunod sa akin si Douchebag. Oo nga pala, no? Dapat ilalagay ko dapat yung BGM ko eh. BGM ko dapat ngayon. Kasi nga lang, baka makopyright strike tayo, guys. Merong fireplace sa lahat. Makikita nyo naman ang ano yan eh. So, elementals ang team ng dungeon na to. Tignan natin yung fireplace. Ayan, no? Pupunta ka dun sa fireplace sa record. Sorry guys, nakalimutan ko na to. It's my first run ulit since matagal na panahon na. But, makikita nyo naman yung umiilaw. At saka kung hindi nyo makikita, pindutin nyo lang itong nasa upper right corner nyo. Andun yung quest. Although, hindi madalas na lumalabas yan. Teka lang, tignan natin sila. Kasi once naman nilagay mo yung firewood, at pag kinlik ko tong firewood na to, lalabas na yung boss. Yung unang boss natin, na mini. Okay na, pinindot ni Mistral. So, ayan, Radcell's Illusion. Illusion pa lang yan, hindi talaga yan si Radcell of Reason and Wind.
Like, tapos dito sa RH, dapat dito nagdadraft na rin ng mithril, pero right now, kasi Sigmetal pa lang ang highest armors. Sigmetal pa lang talaga yung itadrop dito. So, kailangan natin sila set up inclusion. Kayang-kaya naman siguro to. Ako, anong kulat ka? War score high. So, may nagko-quest ng Mino Hero. Once na mapatay mo na si Rat, set up illusion. Tatwa, ako nga yung questor, diba? Sorry naman, guys. So, let's move. May statue dito sa labas. Yan. Lakad ka dito. And then, tatawid ko dun sa kabilang side. Lalabas yung statue. Yan. Click mo na yung statue. Palabasin na natin kagad yung boss. Kasi, kayang-kaya naman yan. 100 plus lang yung mga kalaban, no? Mas mahirap pa rin ang FTB2F kesa dito. Mas matagal lang na dungeon to. Parang ano, tagal EODB2F, ganun. Ayan na si Ratzella, Prison and Wind. Pero dapat nagba-battle mode na tayo. Although dapat tinitipid ko, pero ano. Guys, ito si Ratzella, Prison and Wind. Nagte-teleport to. So, kung kaya niyong bilisan, patayin. Patayin niyo na kagad. Panikoy na natin kagad. Tapos, meron din pa-level up spot dito sa RH. So, yung 3 hours mo, busog-busog program kapag doon ka nagpa-level. Pero matagal din ang respond kasi. Kaya, ano, mas okay pa rin sa, ano, mas okay pa rin sa FT, sorry, sa Siena, sa S1. So, once na mapatay mo na si Ratzella, Prison and Wind, balikan mo na yung quest sa taas, balikan dun sa room kung saan nakuha yung illusion. Siya yung unang elemental boss. Kung susunod dito si, nakalimutan tayo pangalan, pero Fire Element yung susunod na boss. Amo lang tayong sumunod. So, okay, tinuro ko dito sa bookshelf na to. Let's click the bookshelf. And then, Knee of Fire and Fury, of course. Etong gate na to ay dapat sisira. Alam ko may kakausapin ka pa dito eh. Ayun, kuha ka fire seed. Ayan na, buas na. Kailangan mo lang kumuha ng fire seed. And then, buksan mo na yung pinto. So, kill lang muna kayo ng fire servant. Lalabas dyan yung isang boss. May mini boss pa. So, double chest tong ano na to, room na to. So, ito yung sinasabi sa inyo, itong era to yung pa-level up spot dito. Kasi marami yan mamaya, dadami yan mamaya. Hintayin mo siyang lumabas. Hintayin yung, ito yung mga matagal na part. Kasi hintayin mo siyang lumabas. Oh, unique item drop dito is Drosling Earrings. Napakagandang drop item nun. Para siya pinaghalong defensive earrings at saka vampiric earrings. Kasi sometimes meron siyang MP, HP or MP steel per hit. Tapos, defense plus 30, ganun, defense plus 10, defense plus 20. Depende sa makukuha mong stat. Parang Predeus din. May chances din ng mga item na rin. Tagal na ako hindi nag-RH, guys. So, pasensya nyo na. At least, mas maalaman nyo no, na pagka nagkamali kayo, malalaman nyo rin kagad kung saan. Kasi, ngayon, ang Cabal meron ng auto path papunong mo sa quest. So, kailangan din nating anuhin yan. So, first, si Fire Agent Kevin. Once na matapos niyan, lalabas na si Knee of Fire and Fury and Fire Kill. Diba? Fury and Fire. Knee of Fury and Fire. Yan. Okay, hindi pa tapos. Relax lang sila. Meron pang susunod. Yung big boss. Ayan na. Si Knee of Fire and Fury. Kill.
Kilag agad, para mabilis. Ay, sabi yung sarada. Guys, may secret quest. Gagawin natin yun. Yung 7 MAGA. Tapos agad ah. Parang wala. Walang wala sa mga agib ko. So, once na matapos yan, punta ka sa bookshelf. Ito. Meron diyang bookshelf na kakausapin. Kabilang bookshelf. Yan. So, AXP ang reward niya. Alam naman natin kailangan rin ng AXP dito. Sana makalot kami ng maganda. Kahit sino sa amin. Ba't hindi nagbubukas? Baba, sa baba. Dapat dito yan eh. May pupuntahan pa yata to. Teka lang. Saan pumunta si ano? Kinlik na yan ah. Dapat nagbukas na yung ano, baba. Sa ilalim dapat muna eh. Ilalim, gilid, yan, bukas na. Okay, then kill muna kayo dito ng ano, mga harpy, yan. Medyo naliligaw tayo, so pero 7 minutes pa lang naman sa dungeon, which is a good start kasi nakakadalawang boss na. Letters, find the letters. Oh, first clue, dun sa harap. Jealousy and blood. Hindi naman element ang blood, diba? Pero kasama siya sa mga elements na kailangan mo. Okay. At lalabas yung jealous jamu. Tapos sa kabilang side si Blood Jamu. Then lalabas si Pangnam. Ay, magulo. Gulo ng asawa ko. Wala, hindi ka namin kasama ngayon si Jaded Jam sa party. Kasi kung kasama pa namin siya, eh malulunod na kami sa SS. Dito ilagay and then kunin yung kabilang quest, sumusunod lang sila and then mirror sa kabilang side yun ng kineme dito, right? Ako may bike ako, hindi ko ginagamit. Ano yan, si Blood Jamu. Jamu it depends guys, diba? So after nito, gawin ko muna yung 7 MAGA. Para diretso na kami after nito, hindi na kami babalik, pabalik-balik. So ito yung sa secret quest na sinasabi ko. Meron ditong pinto sa pinakadulo na kailangan mong i-destroy. Ayan. Destroy mo lang yan. Okay.
And then once na makapasok kayo, may lalabas diyan na mage yan, MAGA. Shrine Keeper, yan yung una. Alam ko eh, hindi siya yung pampito. Hindi ko alam kung kasama siya sa bilang. Eh, kasi nasa, ano eh, dugtong sila ng elusive, copy of the elusive apocalypse. Pag natapos mo si Kanaplay kano sa elusive apocalypse, at doon yung entrance, papasok ng ano, papasok itong dungeon na to. So may mga illusion fog. Tignan nyo lang yun, nakikita nyo yung may, ano na yan. Nakalimutan, may bilang kasi dati, yan dati walang ano eh. So, kailangan mong i-click yung unang drainish. At papatayin mo yung lalabas na MAGA. Ayan. So may lumabas ulit na Shine Keeper MAGA. Bilangin natin guys ha. Alam ko kasi 7 lang sila eh. Ayan o. Oh. Siya pa lang yung unang pump. Siya pa lang yung una sa 7. Yung una ay siya pa lang yung mag-trigger sa quest. Okay. Lalabas ulit yung MAGA. Parang feel ko kaya ng solohin to, 130. Konting tiyaga lang. At maano mo yan. Sundan nyo lang yung dilaw na golden light at lalabas ulit yung MAGA. Yan. Wow, nakaka 15 minutes na tayo sa video. Or sa quest pala, sorry. Kasi medyo nagtatagal kasi nga ano eh. Ito, hindi nag-BBM kasi walang wizard, you know. So, yun lang. Sundan nyo lang yung quest. Ito yung secret quest. Kasi pwede ka nang lumagpas dito eh. Once na makuha mo si Blood Jamyo, diretso ka na doon ulit sa gitna na kung saan nandun yung dalawang vase or dalawang urn. Tapos pwede mo na, ano, pwede ka nang magdiretso, magtuloy ng quest. Hindi naman siguro tayo aabot ng 30 minutes. Ayun na ulit yung MAGA. At si Steve ang pinapatay natin. Oh, saglit lang oh. Hindi na pala kailangan ng full party to. Kahit tatlo lang siguro kami. Kaya to eh. Ilan pa? Ilang MAGA pa ang kailangan patayin? Ito kasi nga dahil 7 MAGA. Oh, parang sa 8 Troll Quest, isa-isa lang silang lumalabas. hindi mo sila mamamab. Oh, isa pa. Sa gitna pa talaga. Ngayon na yung last MAGA. Hindi naman sila kalakasan talaga. Or hindi lang malakas kasi marami kami. Nag-combo pa nga ako, patay na kagad oh. Diba? Ang lakas ng damage nila. Then once that's done, click it, XP, and then another chest. At ang nakuha ko ay non-slot. So, after nyan, natapos mo na yung secret quest, eh lalabas ka na. At babalik ka na dun sa harap kung saan papatayin nyo si Jealousy of Blood Jamyo. Jamyo of Blood and Jealousy. Or Jealousy and Blood. I don't know. Hindi ako gumawa ng game. Ito na siya. Click the altar. And then, lalabas ang warnings. Jamyo of Jealousy and Blood. Tama. At rektahin nyo na. Oo nga, kailangan nga ng full party. Kung dito pa lang, ganito na, kay Jamyo. Paano pa kaya kay Drosnin? Oh, nag-a-absorb nga pala ng target HP ito. Oh. Pero dahil malalakas ang peeps. Alright! So, diretso. Mag-upload ko kayo lang sa akin. So, after that, bukas na yung gitna. And doon na kayo sa hagdan, sa taas. Ay, ito na, nagre-ready na tayo para patayin si
pati. Basta tubig siya. Siya yung tubig na boss. So, hindi mo na kailangan i-kill yan. Diretso ka na sa quest area. Ayan, ito. Ito yan, quest area. Pero may chest yan, ha, guys. Huwag kayo mag-alala. Kasi lalabas si Big. Ayan, si Apathy and Water. Ito yan. Big Rock Wawan. Pero habang pinapatay nila yan, mag-quest na tayo. Click mo lang lahat, click mo lang lahat. Tapos yung boss nito, dito lalabas syempre. So, kiklik mo to. Kung may kasama ka, pakiklikin mo siya dito naman sa kabilang side. Yan. Sabi mo, makikita naman nila yun. Kasi, maganda lang may questor, pero... And then, you go back again. Yung sa kabilang side naman. And then, pupunta dito. Kasi dyan lalabas yung boss. Pero yung origin armor, nandito sa kabilang side yun. So, click mo lang yan. Meron dyan isa pang kwarto. Doon ba siya? Ay, dito siya lalabas. Alam ko. Dito siya lalabas eh. Hindi ata nakuha yung item ko dito kabilang side. And once na lamabas yan, magwa-warning na yan. At... ayan na siya. Andyan, paglabas ko. Andyan na si Ayano, si Apathy. Sana binibira na nila. Ba? Ang bibilis, ang gagaling. Pero okay lang yan. Kasi teamwork, guys, teamwork. Lagi, lagi teamwork. Okay, another chest. Another upgrade core high. So, next is, once na mapatay mo si Apathy, pupunta ka dito ngayon sa kabilang side. So actually, sa kabilang side yan eh. Dun sa kabilang side, sa kabila. Mali yung dinaanan nito kasi naka-auto path. Ate, tama nga dito nga. Hindi ko talaga nakuha yung item ko dito. Or, nakuha ko pero hindi ko lang pinansin kung alin nakuha ko. So next is dito sa may gitna ng castle, meron diyang lion statue. And then kailangan mong pumatay ng cyclops. Cyclops ba to? Tama ba ako? O, hindi, mukha siyang cyclops. Tapos maglalabas ng something yun. May item siyang ilalabas. Then, you click this. At bubukas yung gate. But hindi nagbukas yung gate. Ayan, let's enter. Okay. And then, una dun sa may, sorry, dito sa may box, yung desk. Iilaw naman yan, makikita nyo. Then, the next box. And then, another desk. And ito na si Ball Fit of Arrogance and Lightning. Well, hindi pa siya yan, actually. Manifest Grudge pa lang yan. So, ano pa lang yan? Mini boss pa lang yan. Lahat sila halos may mini boss eh. Si Ball Fit, nandun sa parang, ano siya, nasa isang hallway siya nung parang throne room, ganun. Ang kulit nga ng Radiant Castle. Ang ganda kaya dito. Hindi ko nga alam kung ano eh. Ano kaya yung mga lore? Kung bakit may ano, may Regent Hall. May okay din ng Cabal para sa akin dahil nga sa ganyang bagay.
Paupo-upo lang daw si douche. What a douche. Okay, taas. And submetal item again. So, tuloy na ang happenings. So, lalabas na kayo dyan. Babalik kayo dun sa, ano, kabilang kwarto. Kung saan nyo ini, ano, yung ano, ini-start yung quest para kay Apathy. Tapos, meron dito sa left side, bukas na yan. May pinto dyan kanina. Tapos, may makikita kayong mage dyan sa taas. Kapatayin nyo yun, syempre. Matik na yun. Napakalaking kastilyo, di ba? 3-hour dungeon. Nakaka 30 minutes na tayo. So, matagal talaga siyang dungeon. Mission dungeon talaga siya, kung tutuusin. Isa sa yung taong Radiant Hall sa mga pinaka-favorite dungeons ko. Matagal lang talaga yung quest kasi nga malawak siya, malaki yung mapa. And napaka-complicated. Ng ano, yung may mga marami kang pinipindot, ang interactive siya. Parang escape. Alam niyo yung mga larong escape na lumalabas ngayon sa ano. Kung nasubukan niyo na yun, yung hahanapin niyo yung mga clues. Kabilang side yan. Dito, dito, dito guys, dito. So ito medyo kailangan ng teamwork kasi pagpasok mo, kailangan napatay na nila yung something. Kasi hindi malalakan uli sila. So, ayan. Pasok sa loob. Meron dyang parang armor suit na kailangan mong lapitan. And then, another armor suit na kailangan mong lapitan. And destroy this. Oops, hindi pa. Yung sa kabila, sa kabilang side, kabilang side. Yan. Pinunta na nila, Mistral. Okay na dyan. Okay na. Like I said, teamwork. Oh, pwede mo nang bawasan ngayon yung, ano, pinto. Pagpasok na sa loob, maraming monster na lalabas. Hanggang sa magbukas yung gate para dun sa hallway ni Bolfid. And pasok na tayo sa loob. Right, diba? Right. Okay. Click na natin to. And then another armor. At lalabas na yung mga something. Yeah ba? So, kill lang ng kill hanggang sa, ano, hindi ko kasi alam yung specific na, ano, hindi ko pa na siya na, nalaro ng, na hanggang sa lumabas or kung sino yung papatay na mage dyan para magbukas yung pinto ni Bolfi. Bukas na yata. Hindi pa bukas. Patayin nyo na lahat. Ayan na. GG. Tara. Harapin agad si Ball Pit of the Lightning and Wind. Si last boss is si siyempre si Drosnin. So, Drosnin of Chaos and I forgot. Darkness and Chaos ata. If I'm not mistaken. Basta alam ko yung isa, Chaos. So, may Chaos Core? Wala. So last boss before the big boss, tapos na si Bolfit. Ito na yung kanyang chest at ang nilabas ay skilled. My God, ang mga pulot ay hindi kaaya-aya. So click the armor again and hanapin mo yung armor ulit dito sa gabilang gilid. And then decorated armaments.
Teka lang, CD muna. Okay. So, click mo yung mga statues na yan. Okay. And then, most likely nandyan na siya. Click kabila. And then, click ang kabila. Parang ano lang. Parang bandaan doon. Nasok niya na. Pinasok na din eh. Teka, paunahin nyo yung ano, di ba? Yeah, yung mga tangke, paunahin nyo. Malakas ang damage yan eh. Ah, kinit pala. Sorry. Kinit of Chaos and Darkness. Pero tama ako sa Chaos and Darkness, di ba? Kala ko Drosnin. Kasi yung Drosnin earrings yung nilalapag doon. Pero Drosnin earrings, ang alam ko, dinadrop lang niya. Hindi siya separate. Or hindi siya sa loob ng box. Siya mismo nagda-drop. So, 30 minutes. Oy, walang Drosnin. Ay, may nakakuha ng Drosnin. Hindi na gano'n. Something. Si Tanot ang nakakuha ng Drosnin. Swerte talaga yun. Max HP still 20. Defense 30. Total. Nice, nice. Buti nga sa inyo, bato eh. Okay. So that's it. Napakasimpleng dungeon. 29 minutes and 42. May konting ligaw-ligaw pa. So kung walang ligaw-ligaw yan, yung dire-diretso lang kami, most likely natapos ng maayos yan. Mas mabilis pa siguro. Or kung sakaling may wizard, syempre dire-diretso kami mag-BBM. So, kayan siguro mga around 20 minutes kung nasa isang full party. Kung mga lima lang kayo, be sure na maganda yung team up nyo. Warrior, FS, Wizard, and FB. Napakagandang combination. Gusto mo malagyan mo pa ng Archer para mas mabilis kayo matapos. Well, anyways, that's it for today. Thank you sa Cuatro Cantos Guild. Shoutout sa kanila. Parang ako yung guild master, diba? And see you soon. That's the Radiant Hall guide. And thanks for watching. Have a great day. Like, subscribe, and hit the notification bell icon na rin para masayang lahat. Diba? So, maraming ulit salamat. Bye-bye!